Hanggang sa muli, Secret Haven. Nabudol mo kami. Sana umaraw na. Kira po makiyat. Ito na po, akit na po kami. Palaisipon pag-akyat. Hindi, ano to, bayan na yan talaga to. Dapat may maunang isa sa taas, tapos pasa-pasa ng bike. Ganong ginagawa namin pagkabangin. Lalim. Katapos namin hugasan yung bike, mapuputi ka lang ulit. Uy, uy, uy! Dito sa part na to, nagsimula na maging mas matarik yung daan pabalik na kung saan ay ang lalarim ng ruts. Bukod dun, sobrang dulas pa ng clipless shoes sa putik. Kaya nahirapan akong makiyat dito. Kumuntik na rin ako masubsob at madaganan ng bike. Yan, medyo bumaba na. Hindi na rin naman bago sa amin na magbike na kung saan ay medyo mahaba-haba nga kaya itong gagawin namin dahil kasi hindi napapadya kanya ibang part ng trail. Naiwanan ako. Nagpalit akong battery. Buntik talaga. Taas to, ah. Minsan may pagkakataon din na marang mas gusto mo pang sakyan yung bike at pilitin mong iahon kasi kapag minsan natutulak ka, mas nadudulas ka pala lalo at mas nahihirapan ka rin na umakyat. Kaya kapag kakaya naman ng bike, pilitin na lang na umakyat. Dulas din mag-apak eh. At this point, naaawa rin ako dun sa drivetrain ko. Halos wala nang lube yung aking chain. At hindi rin namin inaasahan na may makakatagpo kami sa daan. Madulas mag-apak eh. A few inches later. Kuya Bolo. Hungry Bolo. Monks Entertainment. Budol Rider. Diyan. Ayun. Follow namin, sir. Follow namin, sir. Sige po. Poodle Rider. Thank you po, sir. Salamat okay. po. Ingat, ingat, po. Ingat po. Okay, ingat, ingat. Enjoy, enjoy. Opo. Enjoy din po kayo dyan. Maganda po yung ilog ngayon. Opo, ganda po. Ano, ang asul ng tubig. Ang linaw. Green, green na asul. Ganda po. Panalo yan. Panalo po. Sige po, salamat, sir. Ingat, ingat. Mad piece again. Ah! Dito sa part na to, nai-enjoy ko muli yung trail. Pero kakaibat nito, madulas din talaga yung trail kaya kailangan ng pag-iingat. Lalo na kapag kayo ay nakakiblis. Tutulak na ko sigurado. Takas itong binaba namin kanina. Uy, roots! Grap din mag-iblis pagka ganyan pa yung daan eh. Okay lang pagkaan eh. Pag talagang lipat mag-iblis. Pagka puro roots ang hirap. Tulak na. Tulak na uli. Fat bike na naman ang bike ko. Putik again. Putik na naman siya. Kanina, inuulan kami. Ngayon, umuulan na kami sa pawis. Inuulan na kami ng pawis. Nagkikitata naman kami sa pawis ngayon. Biglang umiit. Budol talaga yung klima eh. Pero na-okay na yung nauna na yung ano. Nauna na yung basa kaysa bilad. Hirap yung bilad sa kabasa. Grabe, tumutulo na ipawis ko. Tutuloy yung camera. Ikaw, ilang beses ka na nabudol dito? Wala naman akong dalang bike. Yun lang. Yun ang literal na budol ngayon. Hirap pag may dalang bike, no? Hayahay lang pag bumababa eh. Tsaka pag may patag eh. Pero pagka ganitong tulakan na, naku po. Sumpa. Talaga nga naman. Wala, kasama sa adventure to eh. Ah, oh, naawa ako doon sa kadena. Wala nang loob. Hindi, mababa lang. Cross country trail bike in one. Hindi, ano, huminto kami doon, kinausap namin yung dumaan. Ay, vlogger? Oo. Oo, yun yung kinakwento nila. Ayun o, sarap ng pot. Bye! Uy. Wrong move, wrong move. Dahil pa lang hindi mo na ako sumunod. Buti nilang malambot tension nito. Kung masikip to, tumba ako.
Hirap kalasin eh, pag matigas eh. Buti malambot lang. Damang din ang fat bike pag kaganito eh. Lakas mo, alam di pata ng gira. Uy! Teka, nabitin na ako. Hindi, mabigat gear mo eh. Dapat pag magaan yan, diretso yan. Tulok mo lang. Wala ka na sa lida, kaya dumududas ka. Kaya kailangan kasi pagka umaan kang ganyan, nakaupo ka lang eh. Pag tumayo ka, doon ka dududas. Hindi, dapat kinabig mo lala sa kanan. Malambot lang naman yung putik ko yun. Huwaaw naman sa putik. Na-videoan yun. Oy, oy! Yan may dinaanan natin kanina, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Yeah. Nakat ko na eh. Nakakit naman ng bike eh. Kailangan lang tama pasok mo. Akay pogi ka mo. Sarap talaga ng amoy ng ano, lupa. Lupang basa. Tsaka yung tulog, yung kumaano, tulog ng gulong sa putik. Sarap eh. Sarap pakinggan. Music to the ears. Yun mga naman. Hirap. Kailangan ano, may distancing din. Hirap pag naulat yung kasunod mo eh. Ang hirap ng plot din ano? Click. Nakakaano? Nakakaulat. Pero mag-take mo din ito. Ito, madalas dito. So. Ito na yung matarik na tinulakan natin, di ba? Dako, mas mahaba pa pala yung tutulakan natin mamaya. Ang taas kaya nun. Ay, yun. Yun. Muntik na ako. Inahakam po kayo. Ay, gilas. Yeah! Ay! Dito na, kanan. Ay! Ayoko na. Dito ba tayo ulit? Oo. Pwede rin dito. Mukhang napakaputik dito. Parehas lang. Hindi, doon? Yung paikot na dadaan na yan? Sige. Hoy! Hindi pa tayo mag-harvest! Grabe. Bird's nest. Dito na daw, daan. Layo. Peter, layo daw dyan. Parang mahirap, o nga, parang mahirap mag-akay dyan eh. Sige, gusto na. Kumain na ng damo yung pinsay ko. Ay, grabe, grabe. Ang dulas ka. Grabe talaga. Grabe. Oo eh. Ayaw na gumulong ng gulong. Sikip na eh. May kasama ko sinda mo kaya bumabara. Ang bigat. Ang bigat ng bike eh. Grabe, ang bigat ng mong likod. Grabe, pati yung poli ng RD may potik daw. Saan niya, fat bike na yun. Mad bike. Mad bike na, mad bike. Mad bike, fat bike. Malinis pa ilagay na yan. Kanina talagang kapal niya. Parang may salay dito ng ano, ng ibon. May salay. Kala mo, pinalitadahan eh. Ngayon ko lang din naranasan mag-triple sa putik. Mahirap din pala. Pero ano, pag nakakagat na yung, kung ano, yung cleats, wala ka dulas-dulas. Oo. Hindi lang yung mainom. Malalim yata yun. Patrangka mo sa top deck. Ano yun eh?
hipopotamo siya, nilurong nilurong sa tubig. Ay, malalim. Na-videoan, na-videoan. Putik na naman to. Ah, gear ko. Kaya. Teka. Baka maba. Umbirang yan, kinain yung kadena. Kinain yung kadena ko. Baka mabali arde. Grabe yun. Hindi ako maling kwentro yun ah. Wala, nag-lock na. Layan na naman yung ulan. Nangyari sa arde ko. Kaya umikot. Oh, kinakain. Bumara. Bumara yung ano. Bumara yung pulley. Teka. Teka. Hindi yung pulley. Nag-stack up yung pulley. Mamira. Pakihawakan niya muna. Iikutin ko lang. Napin ko lang kung nasaan. Batras mo, G. Ba, umipit yata yung bato eh. Bato yata yung umipit eh. Ayaw talaga. Yung pulley. Yung putik doon sa likod. Yung pulley nagbara. Pangat yung may butas na pulit, may butas kasi pulit eh. Ganyan pala pangat niya pag nasingitan ng bato. May alin ka, luwagan ko lang to. Parang tumalon yung kadena eh. Anong alin? Maliit? Maliit lang. Yung set mo na. Ano kaya nakabara dito? Tingnan mo, dahang puti. Nagbara to. Nagira. Nabura yung pinturo. May bato yung nakabara dito. Dumaan talaga dito si Kuya Peter. Nabudil pa. Ako nabudil. Nabudil na tayo dito. Muntik pa masiraan ng RD. Kumain ng bato. Ang birang eh, papasokin na ba ito? Birang eh, iba to sa inahawakan ko. Dati madalas grasa inahawakan ko. Ngayon putik na yung grasa. Ayan, ganito mag-repack sa ano, sa trail side. Banlaw. Ano ba yan? Bakal? Kumain ng bato, bumara, hindi ayaw kaya pala yung umikot. Mad bike na. Ito kami, bawi na kami, galing. Bigyan mo, bigyan mo. Banaw rider. Bigyan. Babawi ko na itong stick. Ulit pa ako, budol rider for life. Sa ibang lugar naman magba dito. Sa ibang lugar naman, dadi. Mahal lang entrance. Yung gulong ni JL. Entrance, bodol entrance. Ikaw kababalibasa ako sa pagsubisikot eh. Na langis, tsaka grasa oh. Putik na, nasa ganda. Putik na yung ano, putik na yung lubricant. Uy, pumasok ka trail. Kaya pa pumasok na ito. Moments later. At muli kami inabutan ng malakas ng ulan. At bukod doon, patarik pa ng patarik yung aming dinadaanan. Tumakatras kayo ah! Napakahirap talaga yung yakit ng bike dito. Umudulas kami halos pabalik. Masasabi ko rin na isa rin ito sa mga malalala kong Mudfest experience na kung saan yung nauna sobrang malalim yung putik. Dito naman, inabutan pa ng ulan. Malala din. Recently ko lang natutunan tong trick na to na kung saan maigi pala na idaan yung bike dun sa agos ng tubig para nababanlawan yung mga putik at lumalambot. Para kapag umikot na yung gulong, nawawash out na yung mga putik paunti-unti. Ito yung part na inakaya namin na palusong na kung saan ay ang lalalim ng rats tsaka sobrang tarik pa niya. Kaya delikado rin na lusungin at syempre hamon din pabalik lalo na kapag ganitong madulas. Mabuti na lang medyo mabato yung daan dito, hindi siya ganun kadulas. Minsan motivation din yung tingnan mo yung pinanggalingan mo kung gaano siyang katarik eh. Para hindi mo maiisip na pakatarik pala nung tinulakan mo. Grabe dito, so gnarly. At tuloy lang ang pagtulak. Kapag ka wala kang tiyaga, hindi ka makakauwi. Hahaha.
Eto na naman muli, umanda na naman ang katigasan ng ulo ko. Dito, napansin ko na yung primary problem nung aking RD. Madalas pala nagde-derail yung chain, lalo na kapag nalagyan ng putik. Hindi na halos sumasaya dun sa ngipin ng puli. Wala na ako mapaghugasan ng kamay, yung basang mga damo na lang. Kaya kapag nagde-derail siya, sumasabit naman dun sa cage. Kaya siya, nag-i-stack up. So yun yung kailangan kong ayusin dito sa bike na to para hindi na ito maulit. Ito na yung entrada ng secret haven na kung saan ay palabas na kami at pabalik na kami dun sa barangay road. Hi, sa wakas, graduate na sa Madfest. A few minutes later. Mabuti na lang may kakilala kaming lokal dito sa gawin nito na kung saan ay nakapagbanlaw kami ng bike sa pamamagitan ng mga tubig ulan. So malaking bagay na rin para mabawasan yung ganit at digasgas ng bike. Tsaka mabigat din yung putik ah, kala nyo ba? Hindi biro yung mapuno ng putik yung bike ninyo. Okay, pabalik na kami. At tatapusin namin yung ride na to sa pamamagitan ng pagloop namin sa Barangay Bigte. So ito yung Sitio Banao Elementary School na kung saan yung yan yung landmark na malapit dun sa kanto ng Secret Haven. So tuloy-tuloy lang dito sa trail na to hanggang dun sa makarating kami dun sa Sapansaging. Kapag kakumanan kayo dito sa Sapansaging na ito, dire-diretso lamang ito hanggang sa makalabas kayo dun sa may San Mateo. So mayroon din mga konting ahon dito tsaka mga palusong. So mas maganda rin panoorin nyo rin ng buo yung video na Bitbit by Alagaw. Dito rin kami mismo na dumaan para mas maging familiar kayo sa ruta na ito. Ingat kayo rito sa ruta na to kay umaaraw o umuulan dahil makipot kasi yung daan dito. At ito na yung dulo ng daan na kung saan dito sa gawin na to, San Mateo na ito, dun sa may ibabaw ng barangay hall. So para makabalik ng Bigte, dire-diretso lang itong daan na to palusong. Last time na nang galing kami ng Bitbit River, dito na rin kami dumaan pa uwi. Gaya nung nakaraan, pumasok kami dun sa may Alagaw tapos dito na kami nag-exit sa papuntang Bigte. Maalala ko lang, nag-shoutout ako nung nakaraan doon sa video na San Mateo to Bitbit, only downhill. So para mapanood nyo ng buo yung downhill section na ito, pakiso yung panoorin ninyo yung video na yun. At dito na po nagtatapos ang Bike and Sick episode na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisuyo na mag-subscribe na rin kayo for more bike-related content videos. At kung nagustuhan mo lalong itong higit, pakisuyo na mag-comment kayo. Muli, this is Poodle Rider, hanggang sa susunod na budulan. Yun, 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 yun. Overshoot!